Magandang umaga po, no? Mag-umaga na kasi alas 12 sarado sa aking mga katoto. Ito po si Engineer Toto, ang sa palatuntunan na katotohanan at kaaway ay kasinungalingan. Ako po ay sabi ni Epifanio Labrador na kaibigan ko na vlogger na taga Negros Oriental, kalbo ako. Pero sabi naman ng nanay ko, bago siya napatay, gwapo naman. Sabi naman ng misis ko, ako naman ay Vin Diesel, na vlogger ng Pilipinas. Kaya nga lang, walang tato. So anyway, ang pag-usapan po natin sa ngayon ay napaka-importante po. At lumalabas po sa bagong desisyon ng Supreme Court na kanina lamang naipaglimbag ay ang confidential fund ay pwede lamang kung may direkta na koneksyon sa law enforcement. So, ano ibig sabihin ng law enforcement? Sa pagpapatupad ng batas. So, anong batas ang tinutukoy dito? Mga police powers ito. Sa pagpatupad, siyempre, pag nagpapatupad ka ng batas, police powers ang ginagamit mo. So, anong mga batas ipapatupad? Normally yan ay peace and order. So, normally din yan ay lalansag sa mga krimen. At normally naman yan ay paghahanap sa mga nagkasala sa criminal laws at yung kailangan papanagutin sa batas. Kasi yung ibang batas naman, kagaya ng mga booting, ay wala namang tinatawag na enforcement yan. Kasi yun, karapatan din sa totoo ng mga tao kung magparistro sila ng buto o hindi. Ngayon, pero kung bumili o pagbibenta ng buto, yan ang mga ipapasok ang police powers at huhulihin sila. So in other words, lahat po ng batas na nagbibigay ng direktang epekto sa peace and order ng ating bayan ay yan ang tinatawag na law enforcement. So ngayon kung law enforcement, ang lahat namang confidential fund na sinasabi ng Supreme Court ay dapat ay konektado doon, direkta, hindi yung indirect, direktang konektado sa tinatawag na law enforcement. Ang desisyon na ito ay nilabas ng Supreme Court sa dahil sa isang kaso na sinampa nung mayor ng Davao de Oro o dating lalawigan ng Compostela sa Davao region. At ang usapin dito, nagreklamo yung mayor doon sa isang bayan na ay ginigipit sila ng Commission on Audit kasi ang gusto ng Commission on Audit ay hindi nila igagalang yung gastad ng mga confidential fund ng mayor kasi ang katwiran ng Commission on Audit hindi wala namang pruweba na direktamente para sa law enforcement yung confidential fund ng mayor. At isa pang limitasyon na sa ilalim ng Joint Memorandum Circular na inilabas, particular mismo ng pinangungunahan ng Commission on Audit, ay pwede lamang yung confidential fund kung ito ay 3% ng kabuuang budget ng isang bayan. So halimbawa, ang isang bayan may budget sila na 50 million. So ang 3% nun is 0.003 times 5, that is 15. So 15 mag dalawang 0, 1, 2. So magiging kung 15 million di 1.5 million lamang ang pwedeng gagawin na confidential fund ng mayor. Tapos kung ganito ang desisyon ng Supreme Court, ito naman ay magpapatunay na maglalagay sa balag ng alanganin Ma'am Roblima, si Bongbong Marcos, si Duterte na dating presidente, si Sara Duterte na ngayon vice president. At saan sila, Ma'am Roblima? Kung si Bongbong Marcos ang pag-usapan, Ma'am Roblima siya sa ginasta niya na 4.5 billion pesos na confidential and intelligence fund sa kanyang opisina noong 2022 nung naghati sila ni Duterte. Ang kalahati ng 4.5 billion ay ginamit ni Duterte. Ang isa pang kalahati ay ginamit ni Bongbong Marcos kasi siya ang naging presidente mula noong July 1, 2022. So ngayon, paano naman na mapapatunayan na yung presidente ay gumagasta
ng confidential at intelligence fund na may direktamente sa na koneksyon sa pagpatupad ng law enforcement or law enforcement. Ibig sabihin law enforcement, patungkol ito sa mga may inaaresto, may nilalansag, may suspendihin, lahat-lahat yan, no? Sa pagpatupad ng peace and order, lagi yan ang kakibat. Okay? So kung meron din yan, kahit sabihin mo economic sabotage, peace and order pa rin yan. Kahit sabihin mo na paglalabag sa sinasabi labor code, peace and order pa rin yan. Kasi pag nilabag mo labor code, ibig sabihin po niyan ay ikaw ay nagkukos ng problema sa bayan. So kung ganun, paano na ipapaliwanag? Hindi pa napaliwanag ni Duterte yung kinuha niya nung siya presidente na 4.5 billion kada taon. Hindi rin na ipapaliwanag ni Bongbong Marcos ang kanyang kinuha at ginamit nung 2022 at saka 2023. Matapos ng 2023, hindi pa rin na napaliwanag. So hindi rin na ipaliwanag ni Sara Duterte yung kinuha niya na confidential fund sa Davao City. No, 2.6 billion ang lahat kinuha niya sa loob ng 6 na taon naging mayor siya. So ngayon, kung isukatin mo sa 3% lamang ang pwede na kunin confidential agent na gagamitin direktamente sa law enforcement ay dapat mga 60 million hanggang 80 million lang ang nagiging confidential fund ni Sara Duterte nung mayor siya ng Davao sapagkat mga 2.7 billion pesos lang naman ang budget ng Davao City. Hindi yan pinakamalaking city. Mas malaki ang Makati, ang Quezon City at saka Manila. Pero maliit lang ang kanilang confidential fund. Kumpara kay Sara Duterte na sa loob ng 6 na buwan ay umabot ng 2.6 billion pesos. So magiging delikado talaga siya rito. At kung hindi niya papaliwanag, ipapasauli ng Supreme Court din sa kanya. Itong 125 million din na binigay ni Bongbong Marcos, dalawa sila ni Bongbong maging delikado rito. Kasi ang 125 million ay inilaan nila para sa new satellite offices at confidential fund ang tawag. At bawal pa ang pinanggalingan. Ang pinanggalingan ay contingency fund. Ang contingency fund po ay para po sa mga gastusin na hindi nahulaan ng mga congressman at senador nung ginawa ang budget. So, ito naman ang pinagpupuntahan ng 125 ni Sara Duterte ay yung 8 satellite offices o extension office ng Vice President doon sa Dagupan, Bacolod, sa Bicol, Davao, o saan-saan pang lugar. 8 lang. Sa 8 opisina na tinayo niya noong December ay December 20 kasi natanggap ang pera ay naubos niya kagad ng 125 million. Ibig sabihin sa divided by 8 aba, sobra-sobra naman ng ano at 11 or 12 divided by 8 that is 3/4 2/4 at 2/3 of the of almost 12 million. Okay, so kung ganoon magdedelikado po sila. At ito po ang ating tigilan. Huwag na po natin silang ibotong muli. Yan ang mensahe rito. So ngayon at ito naman nakakitaan natin si Bongbong Marcos ay dapat pigilan na ito. So ngayon, nilagdaan ni Bongbong Marcos ang budget sa 2024 at ang total budget ay 5.7 trillion pesos. At puno na naman yung 4.56 billion pesos ng confidential fund niya sa kanyang intelligence fund. So bawal yun. So tama si Senator Coco Pimentel na pagsasabi na bawal yun sa Office of the President sapagkat wala naman sa law enforcement na connection yun. So ngayon, dahil sa nagdesisyon ng Supreme Court, na ang lahat ng confidential fund ay dapat may connection direktamente sa law enforcement. So, lalabas ngayon na bawal yung pondo na kukunin ni Bongbong Marcos para sa Office of the President sa 4.56 billion. Kinanggal nila kay Sara Duterte para sa 2024, pero sa 2023 ni Sara nandun pa rin yun. So, mga bawal yun. So, madalit sabi, mamroblema sila kung mag-utos Supreme Court, ipabalik sa kanya. So, hanggang dyan na muna tayo, no? At pag-usapan natin ibang bagay at hanggang 10 minutes lang ako. Okay? So, maraming salamat po. At ito po si Engineer Toto Causing at ito pong inyong palatuntunan ang katotohanan. At wala muna akong bati kasi shoutout kasi recorded lamang ito at wala akong signal. Okay? Magandang gabi po. Magandang umaga po. Mga alas 12:09 na ng umaga.